Mabuhay! Maligayang pagdating sa akin channel. Ako nga pala si Teacher Kate na nagsasabing, halina at matuto, pag-aralan natin ang asignaturang Filipino. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang mga videos. Sa video ito ay tatalakayin natin ang isang akademikong sulatin na kung tawagin natin ay reflektibong sanaysay. Ito ay bahagi ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa Grade 12 Senior High School sa asignaturang Filipino sa Piling Larangan. Handa ka na bang matuto? Kung oo, halina talakayin natin ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa reflektibong sanaysay at kung paano ito makatutulong sa atin. Simulan natin ang pag-aaral sa tanong na, ano ang reflektibong sanaysay? Upang sagutin ang tanong na ito, ay bibigyan kita ng 3 puntos para mas mabilis mo itong matandaan at maunawaan. Una, ang reflektibong sanaysay ay sinusulat natin bilang meditasyon sa ating buhay. O sabihin na natin, ito ay pagbabalik-tanaw sa ating mga naging karanasan. Pangalawa, kapag tayo susulat na reflektibong sanaysay, kailangan nating magmuni-muni at tandaan na dapat tayong maglahad ng katotohanan lamang. Ito ay para hindi na natin maulit ang mga bagay o masasamang naging karanasan natin. At syempre, upang malaman na rin natin sa susunod kung ano ang dapat nating gawin kung sakaling tayo umantong muli sa ganoong sitwasyon. At pangatlo, sa pagsulat na reflektibong sanaysay, kailangan natin gumamit ng isip at damdamin. Kailangan din natin masiguro na balanse ang paggamit natin ito upang maging balanse rin ang technical at emosyonal na aspekto ng ating sanaysay. Dapat nating malaman na sa ating pagmumuni-muni ay nasasala natin ang mahalagang natutuhan o aral at inaanalisa natin ang pagkukulang o kamalian nating nagawa. At ito ay ginagamit natin upang mapaunlad ng ating sarili. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang halagang dulot ng reflektibong sanaysay sa mga taong nagsusulat nito. Ang unang halaga nito ay naitatala natin ang ating importanteng mga karanasan. Nagiging daan din ito upang mapaunlad natin ang ating mga sarili at maiwasan ang mga hindi magandang desisyong nagawa natin noong una, upang ito ay hindi na maulit pa. Ang pangalawang kahalagahan nito ay maaari rin itong kapulutan ng aral ng ibang tao sa pagkakataong mabasa nila ito upang mapaunlad ang kanila ring sarili. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung gaano ba dapat kahaba ang isang reflektibong sanaysay sa pagkakataong tayo ay susulat ito. Nakasalalay lamang ang haba ng reflektibong sanaysay sa kahingian ng taong nagpapagawa nito. Kung wala namang hinihinging haba, tandaan na ang lalim at laman ng sanaysay ang pinakamahalaga. Upang magkaroon ng sapat na ideya sa kayarian ng reflektibong sanaysay, i-click lamang ang link sa description ng video para sa mga halimbawa. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito sa higit mong pagkaunawa sa paksa. Maraming salamat sa panonood. Kung naibigan mo ang videong ito, ang ating talakayan ay i-like mo na ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating aralin.